Magandang araw mga pre, kumusta? Welcome back sa ating channel, panibagong flashlight review na naman ang video natin ngayon. So, ang i-review natin mga pre, yung bago kong bili na Astrolux FT03 is ST40. So, buksan na natin. First, ito yung user manual. Dito nakalagay yung mga specification niya. Tsaka yung safety precaution, quick start. So, ito siya mga pre. Hindi ko nabasahin. Sobrang haba na. Tsaka ang dami. So, may memory kasi itong flashlight na to mga pre. Specification na lang yung babasahin ko. One LED, coal, white or neutral white. So, yung binili ko mga pre is neutral white. Kasi yung coal, bluish color yun. Yung meron siyang 2400 lumens. Yung intensity niya is 190,000 and yung range niya is 875 meters. So lagpas kalahating kilometro yung kaya niyang abutin. Tsaka yung battery niya, isang 26650 battery. Pwede rin siya ng 217,000 at saka 18650 battery. And nung nabili ko siya, hindi kasama yung battery. So, yun. May USB charging na rin pala to siya. Over discharging, over protection, use type USB cable. So, okay. So, yung free niya is yung lanyard siya, may free yun. Tsaka, yun lang, hindi kasama yung battery at saka yung charging port niya. So, tapos mo so tingnan natin ito mga pre. So ito yung itsura ng flashlight. May nakalagay na FT03 Astrolux. And ito yung mirror niya, tsaka yung LED niya sa loob. Yun. Yung LED niya mga pre is ST40. Powerful LED. Yun. Yung flashlight na to mga pre, sa review, super thrower tong flashlight na to. So hindi ko alam kung totoo. So titignan natin kasi itatry natin to sa labas. So buksan muna natin mga pre. So naka double spring na siya and matibay yung ganito, no? Double spring. And then may kasama siyang ano, adapter ng 18650 battery. Yun. Para mag-fit siya doon sa butas kasi pang 26650 talaga siya. So sa loob mga pre, double din yung spring niya. So maganda yung quality ng pagkagawa ng spring nito na to. Yun. So, yung gamit niyang material is alloy and may medyo pagka mabigat din siya. Tapos water resistant siya in case umabasa sa ulan. Okay lang yung mga hindi sinasadya, pero hindi siya advisable na tawag nito pang dive. Pero pang outdoor pwede, pang camping, rescue, yun. Hunting, pwede siya. Yun. Ito siya mga pre. Oh. Ganda. So, try na natin lagyan ng battery. Lito kala 26650 battery. So, try natin.
try muna natin yung ilaw. Pag first click mga pre, yun yung moon light niya na ilaw. Yun, kung nakikita nyo. Ah, yun. Yun yung ilaw ng moon mga pre. Yun. Yun yung pinaka-low niya. So, ilulong press natin siya. Ayan, pansin nyo. Long press lang yun. Tapos, pag stop po ng press, pag next na click ko, mamamatay na siya mga pre. Pag ulit ko ng click, is iilaw siya doon kung saan doon huminto ako. Ayan, yung ilaw niya. Siguro mga 1/4 to. So, gawin natin, long press natin ulit. Tapos, yun. Yan yung half niya. Yung 50 niya. So, lakas. Lakas siya. Ito sa kanap, center yung ilaw niya. So, try natin sa turbo. Grabe. Grabe. Wala akong masabi. Lakas. Sige, try nga natin mga pre sa mga 10 feet. Kung yung center niya, hindi ba magbabago. So, yan mga pre, yung center niya. 10 feet. So, lakas talaga. So, off natin. So, yung flashlight na to mga pre, ay mayroong mode of lights. Yung una, moon. Pangalawa yung low, high, and then yung turbo. And then, meron din strobe. I-click mo lang siya ng 3 times, mag-i-strobe na siya mga pre. And then, pag-click mo ng 4 times, malalaman mo kung ilan na lang yung percentage ng battery. So, pag once na mag-i-click siya ng 4 na beses, ibig sabihin, naka-full charge pa yung battery mo. Sa 3, naka 75, tapos pag dalawang click, mga nasa 50%, saka yung 1 click nasa 25%. So, yun. Itatry natin to mga pre sa labas. So, tara. So, nandito na tayo ngayon sa labas, mga pre. So, itatry na natin yung ilaw ng ng Astrolux FT03. So, itatry natin ang 100 meters. Kita nyo mga pre, grabe. Lakas ng ilaw. Grabe, parang umaga. Yung 100 meters kalayo. So, itry natin ng 50 meters. Puno pa rin. Ganyan pa. Ganyan. Lakas. So, ayun dun sa description mga pre, kaya niyang umabot ng 850 meters. So, lagpas kalahating kilometro. Ngayon, itatry natin kung talagang totoo. So, nandito kami ngayon sa Marikina River. So, itatry natin dun sa kabilang side kung kaya niyang umabot. Siguro, estimate ko nito around 800 to 900. Sobrang layo kasi mga pre. Sa kabilang kabilang banda. Ayun mga pre, yung bahay na yan. 800 meters. Wala, grabe. Totoo. Legit na legit. Liwanag oh. Lakas ng ilaw. Kita nyo yan mga pre, kung lakas ng throw niya. Ganyan siya. Yan yung bahay oh. Sa 800 meters yung bahay na yan. Sa baba niya yung dike ng Marikina River. Yung puno 100. So ito sa kabilang puno 150 meters. Wala, panis sa kanya. Grabe. Ganyan siya kalakas. Ganyan kalakas. Ganyan kasolid yung throw niya. Super thrower na plus light. Legit na legit, mga pre. Lakas niya. Grabe, wala akong masabi. Sulit sa price na binayad ko. So, nakabalik na tayo mga pre. Atarin na natin. So, kung i-rate ko itong plus light na to, from 1 to 10, mga 9, yung satisfaction rate ko sa kanya. Kasi nga, grabe naman, sobra. Wala akong masabi sa ilaw.
napaka-powerful at saka totoo talaga na thrower yung plus light na to. So very good yung pagka-purchase natin. Wala akong ano, pinanghihinayangan sa pinambayad ko kasi medyo may kamahalan to siya konti, mga pre, kaysa dito sa XLMP 70. So gagawan din natin ng review to. Iko-compare natin yung dalawang flashlight na to kung ano ang difference ng dalawa na to sa pagdating sa ilaw, sa liwanag, tsaka sa lakas. Yun. Ito yung FT03, tsaka ito yung XLMP 70. So, yun lang mga pre. Maraming salamat. And God bless. Thank you.